So hi guys, usapang sabaw ng buko o buko juice. So napapansin siguro ninyo kung ako ay nagda-drive going from one clinic to another clinic. May mga areas sa daan, madadaanan mo, na nagbibenta sila ng mga fresh na buko juice. Nakalagay siya sa isang lalagyan, siguro ang laman niyan mga kalahating litro o 300 ml. And then pag stop doon, iinom yan. So mga nagmumotorsiklo, mga nagmamaneho ng mga truck, mga jeep, mga kotse, tumatabi yan. So may mga suki na sila. And naisip ko, gaano ba talaga ka-healthy ang sabaw ng buko? Maganda ba yan kung araw-araw natin itake? So, yan ang topic natin sa video na ito. So, pag-uusapan natin, ano ba yung mga health benefits ng sabaw ng buko? So, by the way, this is Dr. J, isa pa akong internist and cardiologist. Kung bago kayo sa channel, may higit 300 na po ang ating mga videos. And we have more than 370,000 subscribers. So, kung meron kang mga nararamdaman, tanong medikal, so, hanapin lang po yung mga topics dun sa ating YouTube channel. And baka yung mga questions ninyo, meron tayong sagot dyan sa ating mga video. So, simulan na natin. Ang sabaw ng buko ay sinasabi lang second to water. So, ang taas ng ano, ang ng ranking. Kung ang first prize tubig, ang second prize daw sabaw ng buko. So bakit kanyo? Bakit naman naging second prize? Bakit naging pangalawa siya? So number one, ang sabaw ng buko kasi mababa ang calories. So ang tubig kasi walang calories siya. So kung ikaw ay nag-exercise, kung ikaw ay nagda-diet, 'di ba? Nagwo-water therapy. Ngayon, kung ikaw ay nag-exercise at nagda-diet at o kung pwede ayaw mo lang madagdagan ng timbang mo, ang siyempre ang iinumin mo yung mababa ang calories. So, ang sabaw ng buko, ang isang baso niya, yung 250 ml, ang calories niyan 50 calories lang. So, doble ang calories ng orange juice na isang baso kumpara sa buko juice. So, times 2 ang orange juice, 50 calories lang ang buko juice. So, mababa ang calories. So, kung ayaw mong bumigat at nagiging mabigat ka na sa timbang at nagda-diet ka, ang choice of drink mo ay number 1, tubig. Pangalawa, buko juice. So, kapag diet-diet, buko juice lang. Wala nang ibang juice pa. Second, ang buko juice pala ay pwedeng gamot kapag ikaw ay may kidney stones. So may mga pag-aaral na ginawa noong 2018 bago pa mag-pandemic. So nakita sa resulta na bumababa ang incidence ng kidney stones sa pag-inom ng buko juice. Kasi nare-release yung citrate. So yung citrate na yan, ito yung ginagamit ng katawan natin. Pag sobra ka dyan, namumuo ito. Nagiging bato. At pag nagiging bato ito, naiipon yan sa ating kidneys at sa daanan ng ating ihi. So, nagre-release ito ng citrate kapag ikaw ay sumasama siya pag umiihi ka. So, nakakatulong ang buko juice sa paraan na yan. Kaya, ang advice nila, kung ikaw ay may kidney stone, uminom ng buko juice araw-araw. Isang baso araw-araw, mababawasan ang formation ng kidney stones. And ang pangatlo, ang ating buko juice ay mataas ang electrolytes. So, pag sinabing electrolytes, ito yung potassium, sodium, magnesium. So, kapag umiinom ka ng buko juice, nagkakaroon ka ng additional potassium, magnesium, at sodium. Kung ikaw ay tumatakbo, mahiling mag-exercise, so magandang alternative ang buko juice kasi mayroon siyang electrolytes. And one thing more, kapag mataas ang potassium ng drink mo, nakakatulong siya sa pagpapababa ng blood pressure.
So, nakakatulong ang buko juice sa pagpapababa ng blood pressure. So, kung tumaas ang blood pressure mo, tapos sumakit ang ulo, nahihilo, nagsusuka, magpahinga ng konti, inumin ng gamot, at uminom ng isang basong buko juice. So, yung potassium niyan, pwede magpababa ng blood pressure. May mga pag-aaral po niyan. And, iniiwasan lang, baka naman sumobrang baba ng blood pressure. So, nakakatulong siya. Kaso, may mga pinagbabawal din. No? May mga sakit o medical condition na bawal naman ng sobrang potassium. Diba? So, mga yung may sirang kidneys, yung mga may chronic kidney disease, pinagbabawal natin ang sobrang potassium. So, kung may ganyan kang klaseng condition, medyo wag na lang muna. Okay? So, again, malaking tulong ang buko juice o sabaw ng buko sa pagpapababa ng blood pressure sa pamamagitan ng potassium at electrolytes. So, yun yung tatlong benefits ng buko juice. So, siguro ngayon, pag nagpunta kayo sa market, ang unang nga hanapin ninyo, saan ba ang binito may sabaw ng buko? So, again, this is Dr. J. Kung kayo ay may tanong medical o may nararamdamang medical, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?